Good day po sa mga visitors namin dito sa TEPS TV at welcome po muli sa aking channel. Kung kayo po ay mga bagong visitors at hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay sana po mag-subscribe kayo at hit nyo na rin yung bell button para kung may mga bago kong video ay ma-notify kayo. So, sagutin natin yung tanong ng isa sa mga nag-comment sa mga videos ko. Okay. Ang tanong niya ay tungkol to sa SSS. 4 months na hindi ako nakabayad sa lending app. Makapag-loan o loan kaya ako sa SSS ko? So, sagutin natin yan. Depende. Okay? So, pagdating doon sa lending app, para sa akin, wala namang ano yun, epekto yung online lending, utang mo sa online lending dun sa SSS. Okay? Kasi di naman sila nagsishare basta-basta nung kanilang mga information ng kliyente o customers. Diba? So, ganun din yung SSS. Lalo na, ano yun eh, saving government yan. At anong pakinya doon sa isang mga private government, di ba? Na katulad ng online lending app. So, kung may utang ka man sa online lending app, hindi makapekto yun sa SSS para sa akin. At sa experience ko na doon sa mga nakausap ko. Okay? Ngayon, kung makakapag-loan ka sa SSS, pero sa problema mo sa online lending app, ay depende. Be sure na updated yung ano. Kasi ako nakapag-train na ako makapag-loan sa SSS. Eh. Salary, calamity loan. Diba? So, pag nakita nila na maayos yung pagbabayad mo, tapos wala ka naman palang utang dati pa na hindi nababayaran. Kasi maaaring utang ka ngayon ng SSS loan, na salary loan, tapos pagdating naman ng ano, nade-delay ka or hindi mo nabayaran agad, tapos mangutang ka ng calamity loan, eh, maaaring madinay yun. Kasi dapat isettle mo muna yung utang mo sa, ano, sa SSS bago makautang uli. Okay? So, I hope nasagot yung question na to, pati yung mga bagong visitors na dumalaw sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.